Hindi mababasa po ang arestado sa isang KTB bar na niraid ng pulisya sa Laguna. Pataguraw itong nag-ooperate kahit bawal sa ilalim ng GCQ. Laging una ka sa balita ni John Consulta, exclusive. Tahimik na pinasok ng Calamba Police at Calamba Public Order and Safety Office ang establishment sa Calamba, Laguna. Sa baba, wala naman silang nakitang irregularidad, pero pagdating sa second floor, tumambad na ang nagkalat na beer at mga GRO na may kanya-kanyang partner sa patagong operasyon ng KTV bar na ito. Hindi bababa sa 10 ang dinala sa presinto dahil sa paglabag sa quarantine protocols. Nag-issue ng closure order ang Calamba LGU laban sa pasaway na establishmento. Kung talagang magiging passersby ka lang, hindi mo po akalain na ito po ay nakakapag-operate, at sapagkat ayon po namang salamin sa second floor po ay hindi po maaaninag ang ano po nito. Kung talaga pong hindi po talaga susuyurin at hindi po magmamatsyagan, ay talaga po may posibilidad po na sila po ay makapag-operate ng palihim. Tumanggi magbigay ng pahayag ang may-ari ng bar. Nilinaw naman ng Department of Tourism na tanging ang mga establishmento na may accreditation ng DOT ang papayagang magbukas ngayong GCQ. Sa may 1,000 private resorts sa Calamba, hindi hihigit sa 4 na malaking resort lamang ang may DOT accreditation. Kaya ang Calamba LGU plano maglabas ng executive order para maiapila sa IATF ang sitwasyon ng mga maliliit na private resort. Sana po ay makapaglabas din po ng supplemental guidelines na binibigyan ho ng authorization ang ating pong mayor to declare or to approve the operation of the public and private resort dito po sa aming lungsod na hindi po accreditable ng Department of Tourism. Nakalagay po doon sa lumabas na guidelines na IATF accredited establishment lang po. Hindi po tayo pwedeng hindi sundod doon sa IATF guidelines. Halos 50 naman ang nahuli sa magkakasunod na anti-tupado operation ng CIDG sa Antipolo, Batangas, Laguna at Palawan na bahagi ng pinigting operasyon kontra sa mga lumalabag sa quarantine protocols na maaaring mauwi sa hawaan ng COVID-19 sa mga komunidad. Papatawag natin yung barangay kapitan. Huwag na muna po tayong sumugal sa ganitong uri ng illegal gambling, kasi ang napakalaki po ang tsansa na magkahawa-hawa tayo. Yan ang unang balita. John Consulta, buong puso para sa Pilipino.